Yo! Kumusta mga kahabi? Kumusta kayo? Kumusta? Kumusta? Miss na miss ko na kayo guys. Pasensya na at sobrang na-busy lang ako sa realidad nitong mga huling linggo. Pero huwag kayong mag-ala. Holiday na dito sa Saudi. Okay, malapit na ang Eid al-Fitr. Kaya magkakaroon na ako ng maraming time para sa inyo para gumawa ng maraming video at i-upload at pasayahin kayo guys. So ngayong araw na to, gusto kong gumawa ng reaction video. Ito, kauna-unahan to dito sa Tease Convince channel. So bakit ako na pa-reaction video? Kasi ka-react-react talaga yung video eh. Sobrang kung ikaw ay isang keeper, kung ikaw ay isang exotic keeper, kahit sa Pilipinas o kahit saan man, mapapareact ka talaga dun sa video na to ng KMJS. Pero bago tayo pumunta dyan, mga kahabi, bago tayo pumunta dyan, gusto ko munang i-congratulate at bigyan ng good luck message ang aking mabuting kaibigan na si GB, si Gorby Exotics, yan. O, ayan, kasi guys, napili ang kanyang abstract paper tungkol sa bloody red tarantula. So, ang Biodiversity Conservation Society of the Philippines o ang BCSP ay gaganap ng kauna-unahan nila na Biodiversity Online, the first BCSP Digital Forum. At ma-feature ang 3-minute video ng bloody red tarantula na gagawin ng ating master na si Gorby Exotics. Yun. So, pare ko, good luck sa iyong papalapit na event. So, at I think ngayong August yan eh. Ngayong August natin malalaman ang resulta niyan. So, abang-abang tayo guys. At pagdasal natin ang ikapapanalo ng ating ka-keeper na si Master Gorby Exotics. So, ayun na nga. Going back sa topic talaga ng video na to. So magre-react tayo, mga kahabi. Magre-react tayo. Dito sa KMJS, sa Kapuso Mo Jessica Soho episode. So guys, pinapaalala ko, ako po ay nandito sa Saudi Arabia at medyo nalilate ako sa mga usapan nyo dyan sa Pinas. Pero ito talaga, umabot talaga to sa radar ko agad. Agad-agad. So wag na natin patagalin. Palabas ko na to at magre-react na ako habang pinapanood to video. So may mga times na kailangan kong i-pause kasi magbibigay ako ng reaction. So, let's see. Okay, salang na natin. Ni alias GB nitong pandemya. Ang nakakikilabot at nakatataranta daan-daan niyang tarantula. Anti-stress din, anti-boredom din. Hindi mo sila, papakayon sila. Laking gulo para sa pandemic. Meron siyang Chilean rosehair tarantula, king baboon tarantula na orange-brown ang kulay. At ang kanya raw pinakapaborito, ang Brazilian black tarantula. Pause ko lang ah. Na-miss ko yung pulkra ko. Yung pulkra ko na deads, na-miss ko talaga. Yeah, sobrang ganda kasi ng pulkra. So yun yung na DKS, alam niyo na yan mga kahabi. Okay, balik na tayo. Pinagawan pa niya ang mga ito ng sariling kwarto. May sariling mga aquarium o hindi kaya plastic na lalagyan. Nagpaparami rin si GB ng mga ipis para meron siyang ipakakain sa kanyang mga tarantula linggo-linggo. Try natin pakainin, hanap tayo ng mga ganda. Medyo malusog-malusog na feeder. So ito. Yan. Yeah. Kukurap. Kahit iwanan mo sila sa web, kung ayaw yung kumain lang sila sa business, okay na. Kapag may namatay ako ng mga tarantula, hindi ko sila tinatapro. Kaya ko sila sa sila, kaya may mga sila. Kasi pwede mo sila mapalit-palit. At para sa akin, ano ko na sila, nakakanak na rin. Kasi nagbibigay sa akin ito ng inspiration. Pero ang itinuturing niyang parang mga anak, minsan na rin daw siya ipinahamak.
paglabag ko, nagalit siya, nagla towards siya dun sa freezer, so nagat niya ako, bulubo, then nalabas ko siya. Pag kayo po ay nakagat ng gagamba, kasama na rin ang tarantula dito, kailangan alamin nyo kung ano yung nakakagat sa inyo. May pinag abiso, kung kunyari may pamamaga, lagnat, malalaman natin yung epekto ng kagat. Wait lang, gusto ko lang mag-react doon. So, guys, lahat ng tarantula, old world, new world, may venom, okay? Pero yung mga old worlds kasi, mas malalakas yung venom niya nila, okay? Meron din namang new worlds na medyo mas matataas yung venom, pero mas malakas talaga yung venom ng mga old world tarantulas, okay? So, yan lang. Going back. Tugtong, kung manahi, nagbabaging. Pero sa gitna, tumitigil. Sirit na, gagamba na kinatatakutan ng marami sa atin. Pero akalain nyo, ginagawang pet kahit pa yung mga malalaki o yung mga nakakatarantang tarantula. Dito naman sa Bohol, ang barkada ni alias Peter, nagka-interest din sa mga tarantula. Nabalitaan daw kasi nila na sa gubat may lungga ng mga tarantula. Dito, yun mga kaibigan, may galamay, pumasok na. Dahil nocturnal o sa gabi ising ang mga tarantula, gabi rin nung ginalugad nila ang tirahan ng mga ito. So, meron tayong hanap na malaki. Napaka mautak din tong mga gagampan ko. Ikaw, yung sura na. Ay, utak. Hindi ba, galamay? Aray ko. Aray, teka lang. Bakit ganun? Bakit nila sinaksak ng itak yung... Guys. Mapapa-facepalm ka talaga. Ano to? Sa... Guys, ako isa rin akong adventurous na tao. Aminin ko sa inyo, nung nasa Pinas ako, nung kabataan ko, nanguhuli talaga ako ng gagamba. Okay? Nanguhuli ako ng salmon, mga panlaban, mga pang-derby. Nanguhuli ako ng tarantula. Pero, hindi ko sinasaksak yung barrow. Hindi ko sinasaksak yung barrow nila, yung lungga. Okay? So, merong dalawang options na pwedeng gawin na safe ang tao at safe ang tarantula. Okay? Ang first ay ang luring. Okay? Yung pagtitis sa kanila. So, gagawin mo dyan, kukuha ka kahit anong stick. Okay? Pero mas maganda yung mga malalambot na katulad ng talahib. Alam mo yung stem ng talahib? Yun. So, kumuha ka nun, tapos laro-laruin mo yung opening ng barrow. Okay? Yung pinaka bukas, yung bukana ng kanyang barrow, yung bilog na yun. Lalaruin mo yun ng nakuha mong stick. So, gagalaw-galawin mo yun, lalabas yun. Okay? Lalabas yun. Ngayon, tatry mo ngayong bigyan ng pagkain or something na i-interest niya para lumabas pa siya. Saka mo ika-catch up. Okay? Tapos yung pangalawa, ang tawag dito ay flooding. Okay? Pupunuin mo ng tubig yung kanyang lungga, yung kanyang barrow, para lumabas siya, mapilitang lumabas yung gagamba doon. Saka mo ngayon huhulihin ng catch up. Okay? So, huwag nyo pong sasaksak ng itak kasi baka tamaan nyo yung abdomen o legs nung gagamba. Please, wag. Please. Please. Okay? Hindi ko sinasabing pro ako sa wild caught, okay? Pero, syempre, may adventure side tayo eh. Hindi mo mawawala sa atin yun. Lalo kung exotic lover ka, gustong-gusto mo yung mga gagamba. Pero please, wag sa ganong pamamaraan, okay? Okay, so meron dalawa, luring at yung flooding. Okay, balik na tayo sa video. Gamit ang plastic cup, hinuli nila ang mga tarantula. Wala. Kaya tinatawag tong tarantula kasi taranta, matataranta talaga tayo dito. Para tarantula na kulang sa dugo kanini.
Agimik ata. Guys, sorry, first time ko kasing napanood talaga tong video. May nag-ano lang sa amin, nag-suggest sa akin. Tapos sabi ko, sobrang lakas ng ingay nitong video na to, gumawa na lang ako ng reaction. Kaya first time ko to, kaya itong reaction ko ngayon talaga dito. Talagang, natatawa ako sa anemic na to. So, hindi po yan tarantula, isa yung uri ng huntsman spider. Oh. Ano yan, native yan sa Pinas. Hindi ko alam, i-research ko, pero siguro sa next vlog na hindi ngayon. Pero isa yung huntsman, okay? Ang laki yan, lumalaki yan up to 5 inch, I think. So, maganda rin yan alaga, pero napaka-skittish yan. Tsaka, mataas ang venom niyan, guys. So, kung nag-a-attempt kayong mag-alaga ng huntsman, please, pag-isip-isipan yung mabuti, okay? Mga kaibigan, nung gabing yun, 7 tarantula ang kanilang nakuha, pero hindi raw nila ito ipipenta. Natatakot ako, baka habulin ako ng batas. Isinauli namin yung 6, so may isa pong natira. So, nadesisyonan namin na i-keep na lang po ito kasi yung kakaiba po kasi sa local na yung nahuli namin, eh, heavy weaver talaga. Mahirap kasi may pandemic. Pag wala na po akong papakain sa mga tarantula po, hahanap na lang po ako ng mga wild na cockroach o di kaya grasshoppers. Si Michael, hindi niya tunay na pangalan, sumasideline sa pagbebenta ng tarantula. Noong pandemic, nagkaroon ng skeletal schedule sa trabaho. Bawas yung pasok mo, bawas din yung kita mo. Part din ng pagbebenta, natulungan niya maging normal yung kita ko. Dalawang klase ng tarantula ang kanyang ibinibenta. Yung old world at new world tarantula. Ang bet... Okay. Ayaran natin si Jessica. Tanya sa mga ito, 500 to 5,000 pesos kada isa. Pero sa kalagitnaan ng aming interview, si Michael, biglang nawala. Ang kanya raw kasing tarantula, nakawala. Hanapin natin. Ayun siya sa ilalim. Makasiksik. Pag-aalaga at pagbebenta ng tarantula. Dahil illegal sa Pilipinas yung pagbebenta at pag-aalaga ng tarantula. Kasama yun sa nakakatakot na part. Pero ulit siya, yung nagsasabi na pwede naman daw lagyan ng permit through DANR yung mga alaga natin tarantula. Pero dahil mas magmamahal siya, parang walang nagtatry magpa-permit kasi mahal din naman yung magiging papel. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, bagamat kapansin-pansing dumadami ang nahihilig ngayon sa pag-aalaga ng tarantula, dala na rin ng social media, illegal ang pag-uhuli, pagtatago at pagbebenta ng mga ito. Labag daw ito sa Wildlife Resources Conservation and Protection Act. These tarantulas are illegally acquired. Pwede silang kasuhan ng illegal possession itong wildlife. Pwede siyang makulong ng up to 6 years with a fine of up to 1 million. Katunayan, noon lamang nakaraang taon, nakumpiska ng Bureau of Customs ang 757 na buhay na mga tarantula mula sa bansang Poland na nakasilid sa lalagyan ng cookies. Nabalitaan ko to sa last year to around April o mga ganun, April 2019. Sobrang dami nun. Sobrang dami. So, hindi ko lang alam kung sino ang sa Pinas ang umorder ng ganong karaming tarantula. Pero for sure, ibebenta yon. So, guys, pinapaala ko lang, ngayon, illegal pa. So, illegal pa. So, ingat-ingat. Ingat-ingat, okay? Klara ang mga ito bilang collection items. Ang lalaking nag-claim nito, arestado. Sa mga gustong maging legal ang pag-aalaga ng tarantula, kailangan daw kumuha ng special
special permit. Pagka magputap ka kasi ng wildlife farm, dadaan yan sa tinatawag nating Regional Wildlife Management Council, wherein sila yung mag-evaluate ng application mo, pag-inspection dun sa facilities mo, para makita kung suitable ba yung facilities. Pero ang ilang mga katulad ni JB, umaaray! I think nasa 500,000 kaya mapapatas kung kailangan mong bayaran. So sa atin, kaso yung lahat natin is kung tendency, yung lahat mapapapilip. So I think this is a time na parang pagkikin din kami ng kahit pa paano opportunity. Meron tayong tinatawag na small scale farming, hindi naman siguro aabot dun sa 500,000 or 1,000,000. Depende rin actually dun sa bibreed mo. Yung responsible keeper lang, papanatili pa natin up to the next generation. Hanggang sa mabigyan tayo ng time na mag-legal lang ito sa Philippines. Gawin nila yung... So narinig niya yung sabi ni Boss GB, ni Boss Gorby. Guys, dapat talaga pagtulong-tulungan natin na maipaligal ang pag-aalaga ng tarantula. So, hindi na siya wildlife kung matagal na siyang bred in captivity. Parang mga aso na domesticated. Ang nagiging problema lang naman talaga is marami pang tao ang phobic or takot sa gagamba. So, alam mo yon, nandun yung hindrance nila eh. Nandun yung hesitation nila na aprubahan kasi madaming takot. Eh bakit ang aso? Ang aso dati ay ginagamit na pang-hunt. Okay? Pero ngayon, domesticated na mga aso, kasama mo na sa loob ng bahay. Di ba? It's the same thing. Meron kasi ang taong kakayanan para alagaan ang mga creatures na mas mababa sa kanya. So, superior kasi ang mga tao eh. So, meron tayong utak na malaki na pwedeng mag-isip. Kaya kaya nating alagaan yung mga mas mababang uri ng mga animals. Okay? So, ganun din ang pagdating sa mga tarantula. Ganun din yan. Kasi, pag naintindihan natin kung paano ito alagaan, pag naintindihan natin kung ano ang pangangailangan nila, kaya natin silang buhayin sa loob ng ating mga bahay. Ganyan din ang ginagawa natin sa ibon, sa aso, sa pusa, at marami pang ibang hayop na ginagawa nating pet. Okay? So yan ay dapat nating pagtulong-tulungan na ipaitindi sa ating pamahalaan, sa ating mga nakatatanda, na kaya nating maalagaan ang mga exotics. Alright? Sa legal na proseso. Naiintindihan ko naman po sila, wala silang permit. Kasi yung price range po ng may papers na tarantula ay medyo malayo. Dapat po kasi kuha natin sila ng permit. Ang iniiwasan lang po natin dito is makawala yung mga species na yun tapos kainin yung mga endemic na species dito sa Pilipinas. Ayan. Yung point na yan ang napaka para sa akin argumentable, okay? Napaka-argumentable kasi niisip nila dahil ang mga karamihan ng mga species na binibenta or available sa market sa Pilipinas at kahit saan ay hindi naman talaga local dun sa lugar na yon. Katulad ng mga Pampobetu species, okay? Mga Pampo sikat na sikat ngayon sa UK, ang dami nilang mga Pampobetus doon. Nag-uunahan sila sa Pampobetus. Pero ang Pampobetus, saan ba talaga galing? Sa South America. Okay? Mexican spiders yung mga yan. Okay? So, anong bakit pinapayagan ng Europe na makapasok sila doon? Okay? Ito lang, guys. As a keeper, hindi mo naman siguro hahayaang makatakas lang yung alaga mo, di ba? Di ba? Kaya ka nga keeper kasi kinikip mo eh. Okay? Pinapanatili mo sila sa loob ng lalagyan. Although, okay, may mga chances na makawala sila. Pero hindi nila madadamage ang isang ecosystem. Unless mag-breed irresponsibly ang isang keeper. Okay? Kaya iyan ay dapat nyong pag-isipang mabuti. Ang breeding ng pag
ng mga gagamba. Hindi porket may matured female, may matured male, ibibreed mo na. Paano pag gravid na yung female at nakapag-produce siya ng 200 slings? At sabihin nating nabuhay lahat ng slings at hindi mo naman alam kung anong gagawin doon. Alright? Let's say, hindi mo rin naman maibenta. Anong gagawin mo? So, kung yun ay, halimbawa, kung yun ay isang species ng South American species, malalaki yan. Docile pero malalaki. Pag nakawala yan sa Pilipinas, ano sa tingin nyo ang mangyayari sa ating ecosystem? Okay? Kaya dapat breed responsibly. Okay? Yan ang argumento kung bakit hindi pa pinapayagan na maging legal ang keeping. Okay? Yan. Going back. Sa mga walang papers po, kaunti-unti lang. Basta maging legal lahat. Kinatatakutan ng marami ang mga gagamba, lalo pa ang mga malalaking. Tarantula, itsura pala, nakakapangilabot na, lalo pa sa mga may phobia. Pero sa totoo lang, malaki pala ang pakinabang ng medisina sa mga nilalang na ito. Ginagamit sa pag-aaral ng mga sakit at karamdaman, katulad ng epilepsy. Malaking tulong ang mga ito sa ating kalikasan. Kinakain kasi nila ang mga peste na sumisira sa mga pananim. Kaya hindi dapat maubos ang mga ito para mapanatili ang ecological balance. Kapag nasira kasi ito, sa atin din ang balik. Wala. Kaya tinatawag tong tarantula kasi taranta, matataranta talaga tayo dito. Thank you so much mga kapuso. Kung na- Ayun na guys, dun na natapos ang video ni KMJS. So, all in all, maganda siya. First time kong napanood yun, pero ayun na nga. Okay, napaka-powerful ng message. Illegal pa rin ang keeping sa Pilipinas. Actually, karamihan naman ng bansa, hindi naman yan malilegalize. Kasi unang-una nga, may venom na taglay ang tarantula. Okay? Yun ang first kung bakit mahirapan tayong ipaintindi at ipaligal yan. Pero kasi hindi naman ito lethal. Hindi ito nakakamatay. Huwag ka lang makagat siguro ng mga 10 tarantula isang beses. Okay? Lalo pag mga old worlds. So, ayun na nga. Hindi naman siya ganun ka, nakakapinsala siya, pero hindi siya nakakamatay. Hindi katulad ng iba pang mga species, katulad ng mga ahas. Okay? Pag yan, nakagat ka, lalo na kung cobra, yun. Medyo may kalalagyan ka talaga. So, sa tarantula, hindi naman ganun. Pero masakit ang kagat nila. Okay? Masakit. Masakit ang kagat. Mamamaga talaga yung daliri mo pag nakagat ka niyan. At sa kaswertihan din naman, hindi ko pa nararanasang makagat ng tarantula. Kasi hindi naman talaga ako pro handler. Okay, hindi ako nag-handle ng ano, lalo kapag nagre-rehouse. Bihirang-bihira lang. So wala pa akong experience sa makagat. Ayun na nga, reminder lang ulit sa mga nag-hunt sa wild. Please, huwag niyo namang saksakin ng itak. Okay, yung dalawang ano lang, luring, okay, palalabasin nyo siya, tsaka flooding, yung bubuhusan mo ng tubig yung kanyang lungga. Ganyan ang gamitin nyo, wag nyong saksakay ng itak. Kung sasabihin nyo na masama yung flooding, hindi. Kasi pag umuulan, ganun yung nangyayari. Diba? So tendency niyan, pag umuulan, maghahanap lang naman yan sila ng mga mas matataas na lugar para hindi bahain yung kanilang lungga. So ganun yung parang nangyayari dyan. Tsaka hindi masama sa tarantulang mapasa. May mga tarantulang ang lumalangoy. So ayun na nga guys, maraming salamat. Isang reaction video lang to para sa inyo. So, ayun, abangan nyo yung mga susunod kong video at huwag nyo kalimutang mag-like and subscribe dito sa aking channel. At guys, happy 2,000 subscribers. Maraming salamat po
sa nagsusubscribe sa aking channel. At kung hindi pa kayo nagsusubscribe, please lang, mag-subscribe na kayo at i-share nyo itong video na to. Maraming maraming salamat, guys. Ngandito na lang. Have a good day and God bless!